anong puno, siya ring bunga. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Kaya kung maraming miyembro ng mga political dynasty ang tumakbo, aba, magtataka pa po ba tayo kung bakit mga miyembro rin ang political dynasty ang maluluklok sa pwesto pagkatapos ng nakaraang eleksyon. Ayon po sa pag-aaral ng GMA News Research, mga naglalakihang angkan pa rin sa politika ang kasalukuyang nakaupo sa iba't ibang mga pwesto, kabilang na po ang mismong Kapitolyo ng ating bansa. Hindi raw bababa sa 82 political families ang may hawak ngayon ng iba't ibang posisyon sa Metro Manila. Punto ng ilan, wala namang dapat sisihin kundi ang mga botanteng nagluklok sa kanila sa pwesto. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi ring kasalanan ito ng mga tumakbo, lalo't malinaw pong tahasan itong ipinagbabawal sa ating saligang batas. Pero ang problema, wala pa rin pong batas laban sa political dynasties. Hamon ito sa bagong uupong kongreso, talakayin na ang issue ng political dynasty at sana makapagpasa na sa wakas ng batas na magbibigay buhay sa tunay na intensyon ng probisyon sa ating konstitusyon.